Hello mga kawamat, in this video lesson, we'll discuss about describing the shape, trend, and variation based on the scatter plot. But before we proceed to our discussion, don't forget to like this video lesson and subscribe na rin kayo. Thank you! So based din sa napag-aralan nyo ng junior high school, pag sinabi nating rises from left to right, kapag yung line natin, so, yung slope natin dyan is positive. Again, yung slope natin ay positive kapag yung line natin or yung graph natin rises from left to right. And then kapag yung graph naman natin rises from right to left, ang slope natin dyan is negative. So, ganun din sa scatter plot. So, dun sa previous video lesson natin, diniscuss natin kung paano tayo nagpa-plot ng points o paano natin nire-represent o gamitin yung scatter plot, okay, between the two variables. Ganon din dito, class, sa pagkuha ng correlation, okay, pagkuha ng correlation, parallel din siya dito sa slope, no, sa slope natin. Kapag yung mga points natin that is rising from left to right, okay, so kagaya rin nito, ibig sabihin, yung correlation natin dito ay positive or ito ay positive correlation. Again, kapag yung scatter plot natin, yung mga points natin, rises from left to right, it is a positive correlation. And then, kapag yung scatter plot natin o yung points natin rises from right to left, ibig sabihin, that is a negative correlation. So, kung ito ay kalat-kalat, so kung wala siyang direction, no correlation yun. So, tingnan natin. So, let's try this activity. Determine the trend of correlation. Again, yung trend na sinasabi dito, class, is yung direction ng graph. No? Okay? Determine the trend of correlation based on the scatter plots below. So, sabi ko ulit, yung trend dito is the direction of the graph kung saan natin ma-identify na ang correlation natin ay positive, negative, or no correlation doon sa natin sa variables na kino-compare. Okay, here's some examples. Okay, for number one, what do you think, class? Ano yung trend ng correlation natin? Positive ba siya or negative or walang correlation? For number one, it is a positive correlation. How about number two? Number 2 is a negative correlation kasi makikita natin yung graph natin. Okay, nag-start siya dito at rises to the left. Next, number 3. Okay, so sa number 3, no correlation or tinatawag rin nating negligible correlation. And number 4, it is a positive correlation. So kapag dinetermine natin yung trend ng correlation, diyan natin, mabibase yung direction natin kung yung scatter plot natin is a positive correlation, negative correlation, or no correlation. The correlation of the variables can be described in terms of form, its shape. Okay, so tingnan natin yung shape. So dalawa lang naman yung shape natin. It's either linear or curvilinear. So, the form of correlation can be determined by the shape of points in the scatter plot categorized as linear or curvilinear. So, kagaya nito, this is a curvilinear. The form of correlation is linear if the points on scatter plot follow a trend of a straight line. So, masasabi natin na ang correlation natin is linear if the points on scatter plot is like a straight line. Okay? And then the form of scatter plot is not non-linear if the points follow a trend of curved line. So again, paano natin malalaman yung shape or yung form ng correlation natin? Again, yung form ng correlation natin is either linear or non-linear. So kapag non-linear, that is a tinatawag rin natin na curvilinear. Okay, kagaya nito, pa-curve. And then kapag linear, so yung trend ng graph natin or yung trend ng scatter plot ay pa-straight line. Okay? So, let's try.
Determine whether the form of the given scatter plot is linear or curvilinear. Okay, so for the first illustration, this is an example of ano kaya yan? Anong form ng scattered plot? Linear. How about dito sa pangalawa? So anong form of the anong form ng scatter plot to? It is also a linear. How about dito, itong pangatlo? Since yung scatter plot natin na yung trend niya pa curve, so this is a curvilinear. How about this one? Yes, since yung trend niya ay pa straight line, so this is linear. And last, since may pa-curve tayo dito, yung trend ng scatter plots natin, yung form niya ay curvilinear. Describing the shape or the trend and the variation based on the scatter plot. So kanina, na-determine nyo na based sa shape kung linear ba siya or non-linear. So kapag non-linear, that is the curvilinear. Ngayon naman, pag-aralan natin yung although dun sa umpisa pa lang, meron na tayong activity about sa trend ng scatter plot natin kung saan kailan natin masasabi na positive correlation siya, negative or no correlation. So, pag-aralan pa natin dito. Okay, for example, meron tayong given na data or may variable x and y tayo. Meron tayong dalawang variables. Tapos ito yung mga data nila. So kapag plinat natin using the Cartesian plane, so marunong naman kayo magplot using the plotting point sa Cartesian plane natin. So sundan nyo lang yan, 7 and 25. Okay, so pag plinat natin yan, ganyan yung itsura ng scatter plot natin. As you can see, class, yung scatter plot natin, it rises from left to right, tama? It rises from left to right, kagaya nito. So, ano yung sabi natin dito? Kapag it rises from left to right, yan ay positive correlation. So, positive correlation, kapag yung points natin follow a trend rising from left to right. So, kapag positive correlation daw, class, exists when high values of one variable. So, high values of one variable correspond to high values of another variable. Correspond to high values of another variable. Or, one variable correspond, low values of one variable correspond to low values of another variable. So, kagaya nga ng nakikita nyo sa data natin dito, ang pinakamataas dito natin is 20 sa variable na x. Ang pinakamataas na value natin sa variable y ay 55. So, yung pinakamataas natin dito sa x, correspond siya dun sa pinakamataas din ng y. Or, pwede rin na yung pinakamababang value ay correspond siya sa pinakamababang value ni y. So, ganito yung positive correlation natin. Tatandaan lang natin na nangyayari lang na magiging positive correlation kapag yung high values natin ng isang variable correspond din sa high values ng another variable. Another example, so kapag may ganitong data naman tayo, yung variable x natin, okay, tingnan muna natin yung graph natin. So, kung dito tayo mag-start, okay, sa baba, so nagsimula tayo sa 5, increasing, no? Okay, pataas yung data natin. Pero dito sa pangalawang variable natin, nagsimula sa mataas, decreasing. So, parang opposite direction sila. Increasing itong isang variable, ito naman, decreasing. So, kapag ganito, pag rinap natin yan, class, okay, kapag rinap natin, yan ay, at saka kapag yung points natin, kapag plinat natin yung points natin, at yung trend ng points, nag-rise from right to left, yan ay negative correlation. So, tatandaan, pag the points follow a trend rising from right to left, that is a negative correlation. So, ano yung negative correlation naman? Ang negative correlation exists when high values, so yung high values natin corresponds to low values of another variable. So imagine, class, ito yung pinakamataas ng value ng variable x natin at corresponds sa low values ng another variable natin. Kaya it is a negative. So itong trend pa na makikita natin, this is an example of negative correlation. Tatandaan natin, so ibang-iba siya sa positive correlation.
Kasi sa positive correlation, yung pinakamataas na value corresponds sa pinakamataas na value ng another variable. Dito, yung mataas na value corresponds siya sa pinakamababang value naman. Okay? So, and then, the low values of one variable corresponds to high values of another variable. Okay, next. Paano naman kapag ganito? So, pagtitingnan natin dito, increasing tayo dito. Okay, increasing. Okay, pag nag-start tayo sa 22, no? Kapag dito ang simula pala natin, parang increasing yung variable x natin. Pero sa variable y natin, hindi natin malalaman kung increasing ba or decreasing kasi 82, 87, 98, pataas. Pataas yan. Tapos biglang baba sa 90. Tumaas ulit, biglang baba ulit. At saka bumaba ulit dito. Tumaas, bumaba. So hindi mo alam, no? Pabago-bago. Hindi kagaya sa mga nauna kanina sa positive correlation and negative correlation. So kapag ganito, makikita nyo sa graph, kalat-kalat. At di mo alam kung saan siya nag-start, kung rising from right to left ba siya or rising from left to right. So kapag ganito, ang tawag natin dyan, if the points are neither rising from left to right nor right to left, no correlation or negligible correlation. So kapag walang correlation class, yung high values natin of one variable corresponds to either high or low values of another variable. So itong high values natin corresponds to either the high or low value of the other variable. Kaya siya no correlation. Kapag ganito ang nakita nyo sa scatter plot, kalat-kalat, at hindi mo ma-identify kung rising from right to left ba siya or rises from left to right, ibig sabihin yung class, the no correlation yan. Okay. Try natin to. Examine the given variables below and determine the trend of correlation as to positive, negative, or no negligible correlation. So, let's say yung variable 1 natin is the IQ scores and yung variable 2, test scores in an exam. So, anong correlation kaya to? Positive, negative, or no correlation? So, ito ay positive correlation. Bakit? Kung mataas yung IQ score mo, ibig sabihin mataas din makukuha mong score sa mga exam. Diba? Kaya ito ay positive correlation. Number 2. Yung variable 1 mo, age of a car. Variable 2, price of the car. So, habang tumatanda yung car, let's say, tumatanda na 10 years na, let's say, yung car, ang price na, yung corresponding price noon, mababa na. Diba? Mababa na yung corresponding price noon kapag sobrang tanda na ng car. Hindi na siya brand new eh. So, ano sa tingin nyo? This is an example of negative correlation. Number 3. Number of hours spent in studying and height of students. So, parang wala namang kinalaman yung pangalawang variable dun sa unang variable. So, therefore, no correlation. Number 4, number of students enrolled in a course and number of teachers needed. So, lalo na sa mga private school, like, kung mas maraming estudyanteng enrolled, ibig sabihin, kailangan nila rin magdagdag ng teacher. Okay, so ibig sabihin, ito ay halimbawa ng positive correlation. Number 5, number of workers hired to paint a building and number of hours to finish the job. So ibig sabihin, kapag mas maraming workers, mas lumiliit, okay, bumababa yung number of hours para matapos yung trabaho. Okay, lumiliit yung ibig sabihin, mas napapabilis kapag mas maraming workers. So, anong halimbawa nito? Negative correlation. Kasi, dumami nga yung workers, yun namang kinagandahan. No? Mabilis matapos, okay, lumiliit yung hours na matapos yung trabaho, pero mangyayari lang yun kapag dumami yung workers. That is an example of negative correlation. Another, so kanina, alam na natin, no, na-discuss ko na yung shape or yung form ng scatter plot natin. It's either linear or curvilinear. And then yung trend ng scatter plot natin, yung trend ng scatter plot natin, yung direction ng scatter plot is either positive correlation, negative correlation, or
no correlation. Ngayon naman, pag-aralan natin yung closeness ng points. Okay, yung variation ng scatter plot. The closeness of the points around the trend line determines the variation or strength of the correlation between the variables involved. The closer the points to the trend line, the stronger the correlation of the variable is. And the strength of correlation between two variables can be perfect, strong, weak, or no correlation or negligible correlation. Okay, so magbe-base tayo dun sa trend. Okay, sa trend ng line. Doon tayo magbe-base. So tingnan natin itong mga graphs na to. Okay? So ito at ito related ito, related sila. Bakit? So yung makikita natin na parang rise makikita natin na yung points natin rising from left to right. Ganun din dito. Ito kalat-kalat ito eh. So itong tatlo na to, makikita rin natin rising from right to left. Right to left. Ito, right to left. So ito kalat-kalat pero makikita mo na mula siya dito sa left papuntang right. Pero ito talaga kalat-kalat talaga. So ang mga ito class, ito yung magsasabi sa atin ng variation or strength of the correlation between the variables involved. So kapag ganito daw yung graph, ibig sabihin, strong positive correlation yan. So again, pag ito yung scatter plot natin, it is a strong positive correlation. And then kapag ito, weak positive correlation. Kasi may, kung sabi nga dito class, the closer the points, the stronger the correlation. So kung ito, medyo hindi sila dikit-dikit, ibig sabihin that is a weak positive correlation. And this one, no or no correlation kasi hindi mo ma-identify kung ano yung direction nung ano natin, nung scatter plot natin. And this one, it is a weak negative correlation. Weak negative correlation, kalat-kalat din kasi, di ba? And then this one, this is a moderate negative correlation. Medyo malapit-lapit sila sa isa't isa. Hindi kagaya nito na sobrang lalayo. So, ito ay moderate negative correlation. At ito, sobrang lapit nila sa isa't isa. So, strong negative correlation. Okay, tingnan natin. Ang strong positive correlation, this correlation exists when almost all of the points are on the line or the points are closely scattered on the trend line that rises from left to right. Kapag weak positive correlation naman, compared to strong positive correlation, the points in this correlation are scattered a bit far from the trend line from left to right. And kapag no correlation, the points in this correlation do not follow any trend line. The points are just scattered around the Cartesian plane. Okay, the remaining three. Weak negative correlations, the points in this correlation are scattered a bit from the trend line from right to left. So, from right to left. So, tatandaan natin kapag yung direction class, from right to left, that is a negative correlation. So, maano lang natin yung strength ng correlation natin depende dun sa closeness ng points sa bawat isa. And then, moderate negative correlation, this correlation exists when the points are moderately scattered, rising from right to left. Strong negative correlation, this correlation exists when almost all the points are on the line or the points are closely scattered on the trend line that rises from right to left. So, if two variables can also have perfect positive or perfect negative correlation in a scatter plot, the variables with a perfect correlation will show points that fall into a straight line. Kapag straight na kapag uniform class is a straight line, as in alam naman natin yung straight line from mula dito sa right to left, that is ang tawag natin doon class, a perfect negative correlation. Kapag straight na straight siya. And then kapag from right
Left to right naman at nakabutay ng straight line talaga yung trend nung scatter plot natin, ibig sabihin that is a positive perfect positive correlation. Next, estimate the variation or the strength of correlation of the following scatter plots. Okay, so identify natin. So for number one, this is a no correlation. Number two, so tingnan natin yung trend nung or yung direction nung plot, scatter plot natin from left to right. So ito ay positive correlation. So ano yung ano niya, strength ng correlation? Weak positive correlation. How about number 3? Okay, so ito ay negative correlation. So paano natin to? Ano yung magiging strength ng correlation natin? Since negative correlation, malapit na lapit, di ba? So that is a strong positive correlation. This one, okay, ito yung sinasabi ko, class. Tingnan nyo, straight line talaga siya. Okay, lahat ng points nandyan sa straight line. So, itong tinatawag nating perfect negative correlation. At itong number 5 natin, so halos wala tayong mabuo dyan, no? Wala tayong makikita ng direction, so kalat-kalat. Therefore, that is an example of no correlation. Okay, test yourself. So, pwede nyong i-post muna yung video sa kanyang sagutan nyo muna and then i-play ulit para i-check yung sagot nyo. The correlation of variables can be determined by studying scatter plot. The scatter plot can be described through its form, also known as shape. The form of scatter plot is either linear or curvilinear or nonlinear in terms of blank. In terms of trend or direction of correlation, it could be categorized as positive or negative correlation depending on the behavior of the points. The variables can also have no correlation. The strength of correlation, also known as variation, determine the closeness of the points in a line. If the points are plotted and deform a line, then there is a perfect correlation. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your WowMath channel.